papi, dame puta la mano. Y la calle con la boca yo, porque está en la administración, no me llevo de aquí en concejal. Pero yo no me voy a la mano en el distrito, concejal sea. No me quita lo más, concejal para él. Porque está en posición que está ese, yo caña en la cama. Nací Raquel, en concejal de la cama. Mati va y pongo a Gabriel, está para allá. Hasta siempre, aquí está ese poco secreto de Capa Blink. Yang magandang baybay na si Kalidia. Meron po kami, bago magsimula, meron po kami balit na regalo para sa inyo. Dapat ito para sa senior citizens, pero wala ko nakikita senior citizens dito. Hindi halata, hindi halata. Siyempre natin ibibigayan, pagdating inyo ngayon, siyempre natin. Ate, okay lang po, kahit tagay na. Meron akong bigay na tawag ko ito, tumbler. Para ito po, nandito yung pangalan ng United Ladies. Ito, nandito yung logo, September 28, 2012. Siyempre, nilagay ko naman yung pangalan ng ako. Ito po, steady, baka pag nabitiwan yung baka mabasag katulad mo ito. Hindi na mabasag. Hindi ako nakatakot na ibigay sa inyo yan. Kasi, pakibigyan na lang sila isa-isa. Ako isa, lahat ng present. Medyo sobra-sobra po ang binigay ko. Ang dinala ko rito, iiwan ko na lang yung balance. Naganda ako ng 200, pero ilan lang kayo rito. Ang balance, binigay ko kay Kalidya. Kailan bahala magbigay sa iba pang mga miyembro ninyo. Pakisabi na lang ba? Ngayon po, magpapaliwanag lang na mabilis sa tungkol po sa mga kaganapan sa Paranaque. Alam niyo, Paranaque, maswerte po ngayon sapagkat tayo po ang taas ng ranking ng Paranaque ngayon. Noong una, hindi masyado na pag-usapan ng Paranaque pagdating sa mga syudad sa buong Pilipinas. 140 ang siyudad sa buong Pilipinas, pero gumawa ng ranking ang NEDA, yung pong National Statistical Coordination Board ng NEDA. Ang maganda makita ito ni Kapagpin, no? Biro nyo, hindi po ako gumawa ng ranking NEDA. At ginawang basihan, yung budget bawat tao. Yan yung ginagamit sa paglinis sa ilog, pag-ayos sa mga kalye, eskwelahan, yung mga police cars, tulong sa police, yung PUP, Paranaque Campus, yung Paranaque Science High School, yung ospital na ginagawa, yung mga eskwelahan at marami pang iba. Yun po. At yun ang ginamit na basihan yung servisyo at proyekto. Alam niyo ba, sa mga 140 na siyudad sa buong Pilipinas, ang number ng Paranaque ngayon, na dati hindi masyado pinag-uusapan, ngayon number 4 tayo sa buong Pilipinas. Ang number 1, Makati. Siyempre, malayo masyado Makati. Sa dami ng malalaking building nila ron, ang laki ng kanilang real property taxes. Mga mahigit 3-10 bilyon. Mahigit sa doble sa taxes ng Paranaque. Kaya medyo malayo sila. Pero yung dalawang nauna sa atin, kunting panahon na lang, malalamangan natin. At para makita nyo yung mga nilamangan natin ng mga syudad, yung Las Piñas, tinalo natin. Muntinlupa, tinalo natin. Pasay, talo natin yan. Yung para yung Puerto Princesa, Longabo, Cebu, Davao, tinalo natin yan. Yung Marikina, tinalo natin. Caloocan, Valenzuela, at Maynila, Quezon City, tinalo po ng Paranaque. Ganyan kagaling ang Paranaque sa ilalim ng ating Mayor Jude Bernabe. At ngayon naman, ngayon, panahon ho ng mga bata, panahon mga bata. Kaya naman kami ni Mayor, sabi namin, Mayor, siguro, pahinga na lang tayo. Hayaan natin mga bata ang lumaban sapagkat nakikita na siyempre, pag pamamahala ang pag-usapan, mas maigi yung malakas ang katawan, aktibo, dynamic, moderno ang pag-iisip. Katulad mo, limbawa, sa Mandaluyong, ang mayor doon, Mayor Benjar Abalos, 35 lamang na mag-mayor. Si Benjo Benjamin, 37 ngayon po. Mas bata pa kay Benjo.
Alden San Pedro, Muntinlupa, ang ganda na ginagawa. 33 years old na siya. Freddy Tinga, ang ganda ng tagig ngayon. 36 years old lamang. Lani Cayetano, 28. Isipin nyo, parang sigit pa sa anak ninyo. Si Lani Cayetano, ilang taon ba si Raquel? O, kita nyo, mas si Lani, maganda rin ginagawa sa tagig. Sherwin Cancelian, 30. Na magmayor ng Valenzuela, napakaraming siyudad ang Valenzuela. Bobby Eusebio, 39, anak ng mayor. Junjun Binay, 32 years old sa Makati. Jesse Robredo, sikat na sikat, 29 anyos nung magmayor ng Naga. At J.P. Ejercito, 31 years old na magmayor ng San Juan. At napaganda-ganda na kanyang ginagawa. Antonio Villegas, ng unang panahon, 34 years old, mayor ng Maynila. Victoria ng Tarlac, 41. David Suarez ng Quezon, 33, gobernador na. At E.R. Ejercito, ngayon gobernador ng Laguna, pero nagmayor ng Paksanhan nung siya ay 37 years old. Kaya tingnan nyo, ang mga edad ng mga mahuhusay na mga leader ng Metro Manila at iba pang lugar ng Pilipinas, 35, 33, 36, 32, 39, 34, 31, 33, at si Benjo, 37 years old. Kaya swak na swak ang edad ni Benjo para iambing natin sa mga magagaling na mayor. Kaya ngayon, kung ikaw itatakbo ng mayor na 50 anos, medyo matanda na kung ikukumpara mo sa mga mahuhusay na mga mayor ng Metro Manila. Yan po ang hinihingi ng panahon. Ayan, katulad ni Benjo Bernabe. Alam nyo kasi, ang average age sa mga Pilipino ngayon, 22. Napakabata. Kaya tingnan nyo, kung ang mga bata, karamihan ng mga bata, pipili ng kandidato, sino ang pipili nila? Bata o yung matanda? Bata. Kadalasan bata po. Kaya kami ni Mayor Bernabe, tumatakbo, 2004, 2007, 2010, nagpapanggap kami bata sa entablado para makaakit ng mga batang butante. At si Benjo Bernabe galing po sa isang malaking distrito. Ang District 2, 185,000 yan po ang baluarte ng Bernabe at Goles, 185,000. Ang District 1, 130,000. Hindi ko po minamaliit ang District 1, pero ito, statement of fact lamang. Para po pag sinabi nyo si Congressman Goles, mas matangkad ng konti kay Kapabling, yan ay statement of fact. Hindi ibig sabihin na mas magaling si Goles kay Gabriel. Hindi po. Sinasabi lang, mas matangkad ng Bagya. Ganun po ang District 2, malaki. At 2004, 2007, 2010, basta nagtampal ang Bernabe Goles, parating na nanalo ng landslide doon sa District 2. Pero siyempre, sabihin nyo, oh, sa District 1, lamang yung kabila. Totoo yan, lumamang ang District 1 noong 2010 sa kabila sapagat ang namuno sa kanila ay si Congressman Ed Salcita. Naalala nyo naman, di ba? Pero ngayon, si Congressman Salcita kasama na po ng Bernabe at Goles. Kaya meron kami campaign manager na mabigat dito po sa District 1 at kasama si Kapabling Gabriel, si Nakalidya, at iba pang mga Gabriel dito po. Doon sa Baclara, dahil po Gabriel kami mga kasama doon. At isa pang bagay, alam nyo, importante po sa pagpili ng leader, yung mahal ang bayan. Ano ang sukatan sa isang lalaki kung mahal niya ang lalaking babae o hindi? Pag iniiwan niya yung babae, mahal ba niya o hindi yung babae? Hindi po, no? Kunyari, bawa, meron kayong asawa, pumunta sa ibang babae, nawala ng siyam na taon. Pagkatapos, sinuka na siyang babae niya, bumalik sa inyo at sinabi, "Dear, ako'y bumabalik sa iyo, talaga ikaw naman ang mahal ko eh." Parang tao, pumunta sa ibang probinsya, tumakbo doon, natalo, tapos babalik dito, sasabihin, "Mahal ko naman talaga para niya ako yung pala, kaya sa nandito, sapagkat natalo doon sa kabila." Yun ang sukatan, kung mahal o hindi ang isang sugat. Tama ko ba yun? Ano sa tingin niyo? Di ba? No? Kaya mga malalaman, ba't ba tumalis siya? Ba't siya umalis? Pagkatapos ba siya bumalik? Eh kung nanalo siya, wala sa rito. Tama ko ba yun? Kung nanalo siya, wala sa rito. Bali wala tayo sa kanya. Eh pero natalo siya, nagpunta rito. Hindi lang po at gusto ko lang mga project namin, meron po malaking eskwela na pinagawa. Ang inyong lingkod po, isang 4-story, 60 classroom building doon po sa 2nd District.
Meron kami pinadalang mga modern hospital equipment para sa hospital natin. At bawat barangay, kasama ang mga barangay ng First District, ako'y nakakuha ng mga medical equipment. Lahat po ng barangay health center, padadala natin nitong mga gamit na ito. Halimbawa, katulad ng fetal Doppler, cervical inspection set, importante po sa kababaihan yan. Biological microscope, resuscitator neonatal, at iba pa. Yan po ay aking trabaho sa paikabugnayan sa Department of Health. At meron tayong anti-rabies program. Hindi lamang po District 2, sinama ko na rin ang District 1. Kasi kawawa naman, pag makakit na kaso, mahal ho, magpa-injection. At mga gulisiyon po, bumabahaw ang gulisiyon doon sa amin sa 2nd District. Itong pangkasalukuyang termino nito, nagsimula ng 2010, nakapagpagawa tayo ng mahigit 40 na gulisiyon. At meron pa, ang dami po, mahirap po ituro. Walang... hindi yung pwede, sayang, hindi yung pwede magpagawa dito sa First District sapagkat hanggang sa Second District lang po kasi yung pondo nakaipit sa Second District. At marami pang pinapagawa doon. Kaya hindi po namin problema ang umulan doon, umambon, sapagkat halos lahat ng sulok ay meron po ang tinatawag na cover cord o gulisiyon. At meron kami libre yung palibig. Wala pong pili yan. At yung katawan namin, maganda, katulad na ikita nyo rito, hindi po yung flat. Kasi yung flat, pang-cobre talaga po yan. Ang, sa amin, kahit na mahirap, yung bilog. Maganda po ang mga ginagamit namin at taol doon sa 2nd District ng Paranaque. Meron din kaming medical assistance para sa mga may sakit sa bato. Kidney, yung mga dinadialysis. National Kidney and Transplant Institute. Dahil wala kayo dito sa 1st District, sinama ko na rin ang 1st District. Kung meron po mga kailangan na magpapatulong sa National Kidney and Transplant Institute, kahit na hindi kay 2nd District, tutulong po si Congressman Goles. TESDA. Meron po kaming TESDA. 729. Sa kasamaan palad, wala kayo dito sa 1st District. Pero kami, meron pong TESDA. Ako rin kaugnayan sa TESDA at nakakuha ng maraming scholarship, 729 na mga scholars. At meron ding 10 scholars para sa mga kolehiyo, 1,355. Meron kaming desilting and riprapping project. Yung po, tanongin niyo po si Kapitana Marlene Burgos. Ako po ang nakipag-ugnayan sa MMDA para yung creek niyo. Yan po sa tabi ng Coastal Road, sa tabi ng barangay, ay pinagagawa na po yan. At yan ay sa trabaho po ng inyong lingkod. Kahit na hindi po ako First District, tinrabaho ko yan. Pakitanong lang si Kapitana Marlene Burgos. Pinagtulungan nun namin yan ni Mayor June Bernabe at ni Benjo Bernabe. Yan yung mga creek namin. Hindi po, dahil meron ako inallocate Kapitana Kapabling na 230 million pesos para sa riprapping and desilting. Pinagawa ko ang drainage dun po sa Sukat Road sa may harap ng Port State. Dati binabahayan. Ang Sukat kasi, National Road. Ang nagme-maintain niya, National Government. Hindi po City Hall. Kaya depende yan sa ugnayan ng Congressman sa Public Works. At kaya nung nakaraang habagat, hindi po bumaha doon sa Sukat sa 2nd District. Sa 1st District, ewan po kung bumaha o hindi doon. Mahaba ho. Dumaan ako ron. Mahaba, 1 kilometro yung baha doon sa may SM Sukat na medyo hindi yata naayos sa gusto yung drainage doon. Meron kami PGH program, tuloy-tuloy ho yan. At sa muli po, sakala po na aking makasamahan, Benjo Bernabe, Consiel Rico Goles, at aking mabuting kaibigan na si Mayor June Bernabe. Siyempre kasama ang inyong maganda at masipag na kapitana rito, Marlene Burgos, at sakalang rin ng aking mga kumare at kumpadre, at si Kalidya at si Kapabling. Ako po yung papasalamat sa maikling panahon binigay niyo sa akin para makapasalit sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you.